mga kwentong nakakatuwa, mga kwentong nakakakilig, mga kwentong nakakatakot, at mga kwentong may aral at inspirasyon na magagamit natin sa tunay nating mga buhay. Dito lang sa Tamokski TV. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na! Kahit mahirap ang buhay, ay magkasamang hinaharap ng mag-asawang termyo at pilina ang bawat araw. Parehong baog ang dalawa. Kaya hindi na sila magkakaanak, ngunit kahit ganoon ang kanilang kapalaran, ay masaya pa rin sila at mahal na mahal ang isa't isa. Nagsisisi ka ba, Pilina, na ako ang pinakasalan mo? Hindi ka sana naghihirap na kasama ako? Tanong ni Termyo sa may bahay. Wala akong pinagsisihan, Termyo. Mahal kita. Handa akong samahan ka habang ako'y nabubuhay. Ang pagtitindan ng mga basahan at plastik ang pinagkakitaan ng mag-asawa. Kahit paano'y naitawid ng kakaunti nilang kinikita ang pang-araw-araw nilang gastusin. Isang araw ay may napansin si Termyo na may pinagkakaguluhan ng mga batang kalye sa labas ng kanilang barong-barong. Dahil sa ingay ng mga ito ay sinita sila ng lalaki. Hoy mga bata! Anong pinagkakagulo ninyo riyan? Nang lapitan ni Termyo ang mga bata ay nakita niyang sinasaktan ng mga ito ang isang galising pusa. Nakaramdam ng awa si Termyo sa pusa, kaya kinagalitan niya mga salbaing bata at sinabihan ng mga ito na tumigil na sa ginagawa. Tigilan niyo yan, maawa kayo sa hayop. Nilubayan naman ng mga batang kalye ang pananakit sa pusa at nagmamadaling tumakbo ang mga ito paalis. Kinarga ng lalaki ang pusa at dinala sa loob ng barong-barong. Oh, kaninong pusa yan? Tanong ni Felina. Kaya pala may mga batang nag-iingay sa labas, pinagtutulungan nilang saktan itong kaawa-awang pusa. Kawawa naman, puro galis pa ang pusa na yan. Ilapit mo nga rito sa akin at papakainin ko, baka nagugutom na yan. Binigyan ni Felina ng tinik ng isda ang pusa. Nagusto naman ito ang pagkain at nagmamadaling kinain iyon. Mabait at maamo ang pusa na pinangalanan nilang Pipo. Naging mas masaya mag-asawa ng kopkopin nila ang pusa. Dahil wala silang sariling anak ay tinuturo nila na parang anak ang alaga nilang pusa. Kahit galisin ang pusang si Pipo ay hindi sila nandidiring hawakan ito at timasin. Maaasahan din nila ang pusa dahil nabawasan ang mga daga sa tinitirhan nilang barong-barong ng alagaan nila ito. Napakasipag talagang manghuli ng mga daga itong si Pipo. Nakakatuwang pusa, sabi ni Termyo. Mabuti na lang at nakumayang si Pipo. Wala nang kukupin natin ang pusang yan ay hindi na ako naiinip dito sa bahay, sagot naman ni Pilina. Ngunit isang hindi inaasahang bagyo ang dumating. Sa sobrang lakas ng bagyo ay nasira ang maliit nilang barong-barong. Nang tumilang malakas na ulan ay nawalang parang iglap ang bahay ng mag-asawang Termyo at Pilina. Nanlumo ang dalawa sa nangyari. Hindi nila alam kung saan sila titira ngayong sinira na ng bagyo ang kanilang barong-barong. Anong gagawin natin, Termyo? Saan na tayo titira? Wala na tayong bahay. Maluwalo ang sambit ni Pilina. May awa ang Diyos, Pilina. Tanging tugon ni Termyo sa kanyang may bahay. Maya-maya ay napansin nila ang kanilang alagang si Pipo na may inuhukay na kung ano sa tabi ng nasira nilang barong-barong. Anong hinuhukay mo rin, Pipo? Nagtatakang tanong ni Termyo sa alaga. Patuloy lang sa paghukay ang pusa. Nang lapitan ang mag-asawa ang alagang hayop ay tinulungan pa nila itong maghukay. Di nagtagal ay minakapa si Termyo sa ilalim ng lupa. Ano kaya ito? Nang tingnan niya ang nakuha sa ilalim ng mamasamasang lupa ay isa pala yung maliit na supot at nang buksan niya ay tumambad sa kanila ang ilang pirasong maliit na bato na parang kumikinang. Pinagmas ng mabuti ng mag-asawa ang mga bato at napagtanto nila kung ano ang mga iyon. Ikinagulat nila na ang mga batong iyon ay mga maliliit na brilyante. Mahabaging langit, mga brilyante ito, Pilina! Sambit ni Termyo habang pinapakita sa kanyang may bahay ang maliit na bato na nasa mga palad niya. Diyos ko, saan galing ang mga yan? Gulat na gulat na tanong ni Pilina. Agad nilang ipinasuri sa eksperto ang mga bato
at nalaman nilang tunay na mga brilyante ang nahukay nila. Hindi sila makapaniwala na biglang nagbago ang kanilang buhay dahil sa nakuha nilang mga brilyante. Ipinagbili nila ang mga iyon sa malaking halaga. At ang perang nakuha nila ay pinagpatayo nila ng bagong bahay. Sobra sila nagpapasalamat sa Panginoon dahil binigyan nito sa kanila ang pusang si Pepo. Na kundi dahil sa kanilang alagang pusa ay hindi sila makakaahon sa hirap. Ito ang nagbigay sa kanila ng swerte. Dahil nakatanggap sila ng swerte, ay ginamit naman nila iyon para tumulong sa kanilang kapwa. Nagtayo ang mag-asawa ng negosyo at binigyan nila ng trabaho ang mga kapitbahay nilang nawalan din ng kabuhayan dahil sa nagdaang bagyo. At dahil may pera na sila, ay dinala rin nila sa veterinaryo ang kanilang alagang pusa para ipagamot ang mga galis nito sa katawan. Sobrang swerte talaga ng pusa na nakuha nila. Hindi nila inaasahan na dahil sa pag-aaruga nila sa pusang kaawa-awa, ay malaking biyaya pala ang kanilang matatanggap. Kayo, anong masasabi niyo po sa kwento natin ngayon at kung anong aral po ang natutunan niyo? I-comment niyo naman po dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayo muli sa mga susunod pa nating mga video. Thank you and God bless. Peace out.